Hi guys. Well, nakong ano bang pwede kong sabihin dito. Sasabi na modification ko about Letterman signal, and naisip ko lang kanina kasi napansin ko sa stock na ferrostick ng Letterman masyadong manipis and halos hindi mo siya magagamit kung maaari mo siyang gamitin, pero palagay ko sa mga 5 hanggang 10 times mo magagamit if magpapaapoy ka. And sa gubat, syempre fire ang pinaka number one na pangangailangan ng tao para makasurvive ka. So ginawa ko siyang gumawa ako ng modifications dito, and ginamit ko yung maliit na ferro rod na meron ako at kinasya ko using Mighty Band saka konting lagare para mabawasan yung haba, and ganoon lang siya. Papasok mo lang siya sa loob. And yan. Yan siya. So at least hindi ka bitin pagka dinala mo itong mag-isa, lalo na ito lang ang kaya mong dalhin pag nagpunta ka sa bundok or namundok ka or saan mang lugar. Siyempre magpapaapoy ka, hindi ka mabibitin dito. Siguro most probably yung mga 2,000 to 3,000 strikes magagawa nito. So, naisipan ko siyang gawa ng vlog or gawa ng video dahil nanood ako ng mga modifications din na ginagawa nila sa Letterman signal dito sa YouTube. And itong idea ko, wala akong makita. So ako ang kauna-una na nakaisip gumawa nito. Ngayon kung meron mang ibang mga tao na makagawa, eh at least alam niyo na na sa akin ang galing. Or ano pa man, wala naman akong after doon. Gusto ko lang na magkaroon din kayo ng magawa nyo rin to sa sarili nyo dahil madali lang eh. I-glued mo lang siya using Mighty Band na epoxy. Tapos yun na. And ang kagandahan nito, yung original na ferro stick niya is removable yan. Matatanggal mo pa rin siya. So anytime na ma-consume mo siya lahat, maaari mo siya uling palitan. Dahil hindi ko halos ginalaw yung stock na ferrostick niya rin sa loob. Actually, natatanggal din niya. And mamaya i-demonstrate ko sa inyo kung paano siya gamitin, ha? Para for the fulfillment. So
Tutry natin magpa-apoy gamit ng tissue paper na to, no? Ang gagamitin natin yung striker, yung mismo lagari niya ito, kasi 90 degrees yung spine yan. And way ng pagpapaapoy, if gagamit ka ng damo katulad lang din itong bagay na i-demonstrate ko sa inyo, didikit mo lang siyang ganyan, tapos bibilang ka ng scratch para ka lang kumakamot sa ulo mo. Okay. Kailangan kong gumamit ng exos kasi yung usok. Gusto ko lang din sabihin sa inyo yung downside niya. Hindi yun siya magagamit. Hindi yun magagamit yung flyer ng maayos if hindi yung tatanggalin yung itong panghasa niya, sharpener niya. So, yun lang yung downside niya. So, para magamit mo siya, kailangan mo siyang tanggalin itong sharpener. Or, yung mismong ferro stick niya, pwede mong tanggalin para magamit mo siya ng maayos. Diba? And, actually, sa nakikita ko, wala akong problema rin kasi yun naman talaga ang design nilang dalawa, itong sharpener na to at saka ferro stick, ay mag-bubble siya para sa yun yung design niya. So kung okay sa inyo yan, nasa sa inyo kung gusto yung gayahin yung ginawa ko. Pero para sa akin as a Boy Scout, syempre more on pagdating sa survival, more on fire making ako dahil sala maraming nagagawa ang apoy. Hindi ka makakain na maayos kung hindi ka makakapagluto, syempre eh gamit ka ng apoy sa survival situation. And nagbubus din siya ng moral. And pagka may campfires, syempre ikaw ang rockstar dahil ikaw yung marunong magpaapoy sa grupo nyo. And sa isang banda, ang pagpapaapoy hindi naman siya ganun kahirap, pero kailangan mo siyang pag-aralan. And sa pag-aaral na yon, hindi ganun siya kabilis na matutunan. And sa survival situation, mostly ang gagamitin mo lang sa Leatherman signal is syempre most of the time yung blade niya, tapos yung saw pag magkuputol ka ng kahoy. And sa lahat ng nasa labas niya, when it comes to survival, enough para magamit mo siya. Hindi mo siya kailangan buksan ng ganyan para gumamit ng flyers. Pero na lang, kung talagang obligado ka, saka mo siya gamitin. Pero sa akin, ang style ko sa kanya, dahil itong Leatherman ko na ito, almost 5 years ko na siyang gamit. And maraming sa mga napapanood ko, maraming nadi-discourage na gagamitin siya dahil sa mga kakulangan na hindi na isama rito ng Leatherman as multi-tools. Pero sa akin, enough ito para magamit ko siya as
main tool or sa mga bag out na getaway trip ko. And sa lahat, para sa akin, enough na ito na gamitin. Yun nga, usually ganyan lang siya kung gamitin ko. Dala ko siya na ganyan. Tapos lahat ng mga kailangan ko nandiyan na eh. Tapos meron akong personal na striker na ginagamit. Ito. Kasi yung cutter na yung sinaunang cutter, kasi na-discover ko na maganda yung labas ng spark niya pagka ito yung gamit ko. Nakita niyo? Ayun o. Yun. So, sa survival, ang redundancy napaka-importante nun. So, gamit ko din siya as extra blade. Ayun. Para sa mga maliliit na tasks, mga small tasks, and mainly naman yun yung madalas na ginagamit natin. So kung nagustuhan niyo yung video na napanood nyo about sa modification ko ng Ironman signal, sana i-like niyo siya. At kung maaari, mag-subscribe na rin kayo sa akin dahil para makasubaybay kayo sa mga creations ko or innovations about survival. And syempre sa music ko na rin as a musician. Yeah. Thank you. Salamat sa Diyos.